extra hydro alcoholic effect of Moringa oliveira. This should be nun yung in-extract yung active ingredient ng Moringa oliveira using alcohol lactic. And isoproterenol-induced model of myocardial infarction. Ano sa Tagalog to? Atake sa puso. Okay. Next. Ano naging resulta nito? Chronic Moringa oliveira treatment na kapag chronic, which meant patuloy, long-term. Gamit ng Moringa oliveira resulted in significant favorable modulation of the biochemical enzyme. And conclusion, Moringa oliveira treatment significantly prevented the rise in lipid peroxidation in myofascial tissue. So, nakakatulong ito panlaban sa mga cardiovascular problems, which nasabi ko nga sa inyo kanina, is the number one leading cause of death worldwide. Isa sa tatlong tao sa buong mundo ay mamamatay sa isang cardiovascular related disease. Ang ginagawa ng Moringa oliveira, it offers protection for our cardiovascular system. Antioxidant siya, so it prevents yung increase sa lipid oxidation sa heart tissues. Pinoprotektahan ang puso natin para hindi kaagad bibigay. Alam niyo yung puso natin, pagod na pagod yan. Have you ever thought, gano'ng kalakas ang puso natin? Okay? Diba, ilang araw, ilang beses tumutubok yan sa isang minuto? Diba? 60 to 80, depende, no? The lower ang heartbeat mo, mas gusto nila yung minsan na maging athlete. Bakit? Dahil pagod na, at saka palang tumataas yung heartbeat mo per minute. Iba naman, resting 80. Kunting takbo-takbo lang, abuti na siya ng mga 120, 130, di ba? Aabot na siya sa limit. Yung heart natin, napakalakas niyan. Gusto nito malaman kung gaano kalakas ang puso natin. Di ba? Tumibigay na gano'n at dugo natin dumadali sa buong katawan. Have you ever thought na kapag inipon nyo yung tibok ng puso, ipunin mo na isang minuto o isang oras o isang araw punong sa tibokin. Ipunin mo yung pressure na mabibuild up. Diba kada piga niyan, may lumalabas sa dugo, no? Lumalabas. Kada piga. Ipunin mo yung pressure na yun. Do you know how strong that is? It is enough to throw you yung isang piga niya ganyan. Ilalagay mo yan sa isang upuan mo kanyari, no? Ready? Get set. Go! Lilipad ka na 400 feet in the air. Ganun kalakas ang tibok ng puso natin sa loob ng isang araw kapag ilipon mo yung energy niya. So, hindi pa napapagod ang puso natin? Araw-araw, ganun kalakas, no? Every second, tibok siya ng tibok. So, pag nagkaroon siya ng oxidative stress at simula na ng oxidation doon, bumibigay ang puso natin. And Moringa oliveira offers protection dun sa mga heart tissues natin. Alam mo na kung bakit kailangan protection na natin ng puso. Di ba? Wala naman tao na bubuhay na walang puso. Meron walang pagmamahal, pero lahat na yung puso. Meron din siya ang anti-tumor effect. Di ba napakagaling na fighter panlaban sa tumor? Why? It stops the production of tiny blood vessels. Okay? It stops the production of tiny blood vessels. And yet, ang Moringa oliveira ay nakakatulong din panlaban sa tumor. Sabi nito, in the course of studies on the isolation of bioactive compounds from Philippine plants. Uy, alaman mula sa Pilipinas. The seeds of Moringa oliveira ginamit, no? Tested for the potential anti-tumor promoting activity using an in vitro assay. Tignan natin. Halimbawa na lamang, all tested compounds showed inhibitory effect against EBV-EA activation. Ito yung mga tumor, ano? Nakita niyo to? Ano ito? Ano ba yan? Uterus? Mm-hmm. Okay, ito. Ano yan? Ano yung mga tumor? Mga tumutubo? Paisa-isa lang, pakunti-kunti lang, inoopera, tinatanggal lang, ano? Kapag sobrang ang dami, tinatanggal na yung matres. Diba? Tinatanggal na yung matres. Okay? So, example lang naman yan, no? It's just an illustration. Pero yung mga tumor, abnormal growth. Alam niyo po kasi ito, nag-i-invade yung mga cancer cells sa paligid at dumadami na dumadami.
kapag hanggang naging damage ito, nagkakaroon ng suga, nadala sa bloodstream, sumama sa kabilang side, sa kabilang organ, sa kabilang system, affected na rin siya. At ang Moringa Olivera ay nag-show ng inhibitory activity against EBVEA activation. Sige po, pag-usapan na lang natin yan sa susunod. No? Isa pa, increases glucose and lipid metabolism. Ano nga yung glucose? Sugar. Blood sugar. Okay. At bakit natin kailangan i-metabolize o gagamitin ng katawan ng tao ang sugar? What would happen if sugar ay umikot-ikot lamang sa katawan natin? Okay? Anong mangyayari kapag umikot-ikot lang siya? Diabetes? Yun, tataas ang blood sugar mo, diabetes. Eh kapag matagal ang diabetes mo, anong komplikasyon nun? Sisira ang kidney mo, magugulat ka, yung paa mo, ipapaputol na natin. Yung ganon, maraming iba't ibang klase ng sakit. Meron din ang mga diabetic stroke, maraming mangyari din yan. So, kailangan mamimetabolize natin ang glucose. Eh, yung lipid. Ano ba yung lipid? Fats. Kailangan mametabolize din natin. Pag hindi natin metabolize siya, ano mangyayari? Magkaklarog sa blood vessel. Okay, sana kung sa tiyan lang napunta ang lipid, ano? Ika na po sa ugat, ano? Magkaklarog siya sa blood vessel. Tataas ang pressure. Oral treatment with Moringa Olivera extracts, which contain the alkaloid moringin, identical to, has been shown to prevent hyperglycemia. Okay, ha? Moringa Olivera has been shown to prevent hyperglycemia or pagtaas ng blood glucose in aloxan-induced diabetic rats. So, nakakatulong ang Moringa Olivera panlaban sa diabetes. So, hindi lamang champagne, ano? Hindi lamang type 2. Moringa Olivera din. But then again, this is for mild to moderate diabetes. Kapag mataas na talaga, we would still recommend champagne. Now, ano naging resulta? It improved glucose tolerance as shown by the reduction of hyperglycemic response to intraperitoneal glucose load. Ito na lang. Oral administration of benzinamine alone influences glucose and lipid metabolism. In other words, kapag ginagamit ng pangmatagalan ng Moringa Olivera, nakakatulong din siya sa pag-metabolize o pagkamit ng ating fats para hindi siya magka-clog sa bloodstream, pati ang sugar sa katawan natin, natutulungan niya. Okay? So kung nahanap lamang ninyo ay protection or prevention from diabetes, makakatulong din ang Moringa Cure Plus. Pwede rin kayo mag-take ng Samba Cure Plus, but just to let you know, Moringa Cure Plus can also help this. Yung iba na gusto makasigurado sa protection, well, you can take Samba Cure Plus, you can take Moringa Cure Plus, you can take Pi-Cure. But if you are on a budget, I would like to let you know, Moringa Cure Plus can also help you with this. Ito isang halimbawa, no? Sa blood vessel natin, ito yung mga glucose sa normal blood. Kapag may diabetes, sobrang dami ng glucose excessive, no? Yan yung nakakabara sa ating sa kidney, and it impairs yung mga nerve functions natin. Now, itong product daw has insulin-like effect and is involved in the stimulation of glucose transport and inhibition of lipolysis. Next nga, tignan natin. So, nakakatulong siya in other words. No? Yung glucose handling and about metabolic markers were measured in mice rendered insulin resistant when fed a high fat diet and drinking water for 17 weeks. So, 17 weeks itong experiment na po, no? Okay. Ay, maganda rito ano ha. Meron tayong mga text dito, no? Meron tayong mga comments. We have comments from our viewers sa online. And this one is from our lecturer for next week, no? Si Dr. Chef Bautista. Sabi niya, I'm watching now. I'd like to share this experience about Moringa. No, about Moringa Field Plus. My two kids, uy, anak niya mismo, ni Dr. Bautista. My two kids recently caught conjunctivitis.
I mixed only half a capsule of moringa to their milk before they sleep. Bata pa, no? Kalahat yung capsule lang. Their conjunctivitis. The next day, when they wake up, their redness and pamamaga are gone. Fast acting. Very promising. Okay, sir? Thank you so much, Dr. Bautista. Huwag ko kayo magkamali, ha? Hindi niya tinulo sa tubig at tinulog sa mata, ha? Kaya sa gatas, no, inalo, at pinainom. Ay, hands sa tubig. May time to rin pa yun. Thank you so much. And I do love your comments, no? Meron din tayong comments dito from Hong Kong. Later, mamaya, papasahin natin yung mga yan. Okay, next slide. Oh, teka. Basahin nga natin itong from Hong Kong. Sabi niya, Mina, si Mina from Hong Kong. I love the lecture. Help me, it helps her a lot now. I heard you talking about glutathione. I am taking glutathione to make my skin fair. Will moringa help this too? Makakatulong daw ba? Yes! Okay. Ang glutathione, pinitake yan, ay tayo oxidant siya eh. Pero side effect niya, nakakapaputi at nakakakinis ng skin. Kaya lang, marami sa atin gustong pumuti at kuminis ang skin, nag-glutathione tayo. Hinihintay yung side effect. Na nakakatulong naman. Kaya lang, karamihan ng ating mag-glutathione pills or capsules or tablets, pag-inom natin pagdating sa digestive tract, natutunaw na siya at hindi na siya na-utilize ng katawan natin. Only a small percentage of the oral glutathione can be utilized by the human body. The best glutathione, Mina, is the one that is produced in the liver by the body. Curcumin helps the liver produce glutathione. At katulad ng na-discuss ko kanina, moringa olivera can also help the liver produce glutathione. So instead of taking glutathione capsules, we can take moringa pure plus. Gaganda ka rin yung lalo, Mina. May pag-asa pa daw si Jerry. Dati pag nandiyo si Jerry, akala ko may vacancy. Ngayon nakikita ko na yan. Oo, nabago na talaga yun. Ito yung lipid profile. Ito yung sinabi nyo, nagka-clog up ang brain. Blood vessels. Nagka-clog up ang blood vessels. Ano? At ito yung tinatanggal niya. No? Nakakatulong siya sa metabolism ng lipid para mabawasan yan. Imagine, alam niyo kung saan ito? Ayun lang sa puso, may maliliit na blood vessels. Kapag nagpara yun, ano ginagawang solusyon? Ito, bypass. Alam niyo yung bypass? Yeah. Oh, parado ito. Ayun lang doon, nagtara. Pumutol na ugat somewhere at ilalagay doon, flyover. Para yung nagparang ugat ay hindi makaka-storbo sa daloy ng dugo. Flyover yun, bypass. Ano ginagawa nito? Ang ginawa nila, yung rabbits naman, pinakain nila ng moringa olivera, ang dosage is 200 milligrams per kilogram of body weight for 120 days, 4 months. Ano ang naging resulta nila? Were found to lower the serum cholesterol, phospholipid, binaba din niya ang triglyceride, VLDL, LDL, binaba niya, cholesterol to phospholipid ratio, ibinaba niya lahat. Treatment with the role of moringa olivera, So dito, pinapakita na nag-i-improve ang lipid profile ng those who took moringa olivera. Ang experiment nito is for 120 days. So, huwag silang mag-expect na uminom sila ngayon at bukas, nag-improve na kaagad ng kanilang lipid level. It took you, 20 years, 50 years, 70 years para sirain ang katawan nyo. Don't expect that Moringa Pure Plus will remove all of your lipids in your arteries or your veins overnight. It will take some time also. Okay? Pero it's better to start now than never to start at all. Okay, ito rin na nakakatulong panlaban naman sa mga thyroid problem, no? The role of moringa olivera leaf extract in the regulation of thyroid hormone status in adult male and female rats. Ano pa ginagawa ng thyroid? Ano ginagawa? Ano sa tagalog ng thyroid? Waiter.
hindi ata. So, sir, pag may sakit na, before going there, the role of Moringa Aguilera is in the